yung mismong lineup niya. Minsan agresibo, minsan hindi. Ito pa isang pambalita. Nakita natin the updated bracket. Nasa lower bracket. Etong si Ruthless, which is nagpakita naman siya ng new Plantito technique. Anyway, guys, lumabas na. Okay, ayan na sila. Si Brisom Gaming. So, ano to? Mass gaming, no? Oo. Ayaw ipakita. Mukhang asasi, no? Mukhang parang nakangiti bigla yung mga ano. Ang ganda-ganda ni Chippu. Yung mga backends natin, bigla nakatutok lahat. Oo, parang ako. Hello? Ayan, konting smile daw, Ma'am Chippu. Babae, tsaka kaya Sir Brisom Gaming. Ayan, guys. So, kung may mga page sila, you guys can check it out as well. Para, siyempre, kung idol nyo si... Ayan, oo. Oh, nag-moves na. Nag-moves na si Brisom. Ikaw ba, Ma'am? Ang ganda na rin, Chippu. Very composed ng show. Parang... Si Scorpion! Ah, come over here! Ha? Ano? Yung skill kasi ni ano. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Okay. Si Miss Chippu, tingnan natin kung ano niya. Action Jackson. yung skill ni Chippu nasa, nasa pagiging composed niya. Bakit kami ninja? Ganun. parang ano eh, kung si Brisom Gaming mala Scorpion vibes, si Chippu mala Hinata vibes. Ayo. Oo nga. Oh, diba? Tama. Ayun. So anyway, Ruthless, napadala siya. Mikasa daw, sabi ni Gerald de Guzman. Shoutout sa inyo sa comment section. Mag-ingay lang tayo, guys. Huwag natin kalimutan i-like and share ang stream. And isama na rin natin yung official hashtags natin na hashtag UGG AXIE Pro Tournament, hashtag United Gamers Guild, hashtag UGG XU Level. Ayan. So again, guys, mag-uumpisa na ang ating laro. Anyway, une. May mga nagtatanong kasi, sino prop nagpadala kay Ruthless sa lower bracket? Si Une. Hindi siya streamer, pero kilala siya sa leaderboards. Ganon nakakatakot yung mga lumalabas na classes na halimbaw dito sa ating mga nagpapakilala mundo, which is yun yung nakakatuwa. Kasi usually, iba rin kasi ang nasa leaderboards, iba rin yung style ng streamers. Streamers nag-educate habang yung iba naman na hindi nag-i-stream. Nas nakaka-focus sila, very competitive. Very competitive lang talaga. Which is yun yung nakakatuwa na nakikita rin yung talent, hindi lang streamers. Meron din tayong mga outside the stream world na palag-palag pa rin. Anyway, eto na ang ating first lineup for today. Mukhang nakita ko yung ganitong lineup kahapon, pare JP. Look at the lineup of Brisom Gaming, the triple plan. For the first match na naman, di ba? Kasi kahapon... Ito yung first match natin, triple plan. Tapos, yung kay Ruthless Rich, Luna absorbed rin yung backline. Pero ngayon, si Brisom Gaming yung magpapakita sa atin kung paano ba talaga yung galawan sa mga triple plant meta. Tatlong Healing Aroma, tatlong October 3, nakita din natin to kahapon kay Jobos Gaming. Mga mapang-asal talaga itong mga triple plant. Ito yung bawal ka mag-pass eh. yan yung lineup na pagka nag-pass ka, matik wala kang energy. Ito rin yung lineup na tipong nakita mo pa lang, parang feeling mo sis, pupunta ka na sa kulungan. Wala ka ng kawala. Yan yung serious. Ay, oh. The serious guys. Ay, oo. Triple vegetal bite ka. Nakalapag. Huwag ka lang maglalagay ng balon. Why so serious naman, Brisom Gaming? Baka need mo ng kilite. Ayun. Siyempre, naka-A-game eh. Knowing nasa ating tournament, guys, ang pinaglalabanan nila dito is 100 AXs. Oh, 180 AXs. Kinupit ko 80. Kinupit ko 80. 180 AXs. Kapag 100 na natanggap niya, andito po si Prof. Sorry na. Akin yung logs. Ayan. So ngayon, ito, tinitignan natin dito. Kung bibigyan ka ng ganyan, ito, nakita natin dalawang lineup pa rin, JP. Kung bibigyan ka ng ganyang lineup, ano yung mas pipili mo? Siyempre, sa triple plan. Sarili ko. Pipiliin yung sarili ko. Sarili ko. Mali yung sagot ko. Sarili ko. Uunahin natin yung sarili natin. Kagaya ng ginagawa ni Chippu dito, inuna niya yung sarili niya. Minake sure niya na siya ang makakasakit, hindi siya yung masasaktan. And ganun kabilis ha. Usually, may mga plays na nagpapas. And now, knowing na nakahawak itong si Brisom ng kanyang vegetal bite, automatic, iisipin mo, i-stilang ka. So, this is a very aggressive move coming from Chippu na round 1 pa lang, bugahan na kagad. Bugahan na talaga. And usually kasi kapag meron kang Shrimpinator, gusto mo mag-ipon ng cards para makapag-backdoor ka, di ba? Pero kasi sa lineup na kalaban mo yan, aanhin mo ang backdoor, plant yan, napakakulad, may October 3, may Healing Aroma, hindi mo naman siya mauubos in just one blow. So, kailangan mo na lang
dumaan sa harap talaga. Pero ito, Bryson Gaming, talagang kino-corner na din si Chippu OPPA. Nagpass siya ng first round, pero ngayon hindi. This is when the battle really starts. Oh, ito na. Nilalapagan niya dito ng mga poison and later on, overtime, ito yung tinatawag natin the bulabibig strategy. Oh, yes. Pagka napatagal yan, yun yung pinakagusto dito ng isang plantito lineup. Ayun, tulad yan, going in for that hill plus the lunar energy, stacking up a lot of energy, yes. Sustaining din. Ayun ang kailangan eh. Kailangan ma-maximize mo yung silbi ng frontline mo. While pagkatawid mismo sa mid, that's the time na bumula ulit yung bibig. Alam mo yung ang daming walls na dadaanan. Mm-hmm. And every attack mo, nagtitig din yung poison. Totoo yun, Prof. Actually, ngayon guys, no, yung mid-axie na lang ni Chippu OPPA natin ang hindi na lang nalalasunan dito. Pero, Bryson Gaming, siguro sinasabi nito sa utak niyan, pinapatagal mo pala, lasunin din kita mamaya. Eto na nga, tignan natin, chinelas sa mukha. Chinelas at na yung nga. Favorite with a wooden stab, may counter go for the catapult going in for the double. Still, makukuha siya ng isa enough to delay yung attack or kill potential na pwedeng ibigay ng lineup ni Chippu OPPA. And now you have the shrimp na ayaw mo naman tumalon sa likod. Yep. Dahil para kang ngumatgat din ng bato. Tapos bubuhayin lang din yung Bryson Gaming yung sarili niya. Actually, naghahanap talaga tayo ng maraming winning condition dito. Pero kasi sa season na to, triple plant talaga, sila yung mga pinaka-demonyong lineup ngayon eh. Mm-hmm. Ngayon, meron naming recreation si Chippu OPPA. Pero kasi, ang melee cards lang na meron si Bryson Gaming, Vegetal Bite lang. Now, this the rest support, the rest range. The next question here dito, ano, parang JP, is ano yung kailangan ma-meet dito ni Chippu OPPA para somehow, kasi lamang siya sa AXIE, yes, provided. Pero overtime kasi yun ang gusto dito ni ano ni Bryson eh. Mm-hmm. May part dito na strategy niya, pantanggal pasensya. Siyempre, nakuha mo na isa. Yung pangalawa, hindi pa bawas. Now, mag-iisip ka, ayaw ko magpas, makuha na ako ng energy dito. Ano yung kailangan ma-meet ni Chippu OPPA na requirements or para makuha itong larong to? Sa totoo lang ito ha, kasi meron siyang shrimpinator. Pwede siyang dumaan sa likod, tapos hindi niya mauubos yung buhay. Pero meron siyang crimson water. Pero mamaya pa natin makukuha yan kapag patay na yung front ni Chippu. Kapag nagamit niya yung crimson water, kasi pakubawas mo na siya ng buhay ng kahit konti. Pwede niyang daanan yung likod, tapos pwede ito maging 2 versus 1 situation against kay Bryson Gaming. Pero ngayon, ang ginagawa ni Chippu OPPA is nag-aantay siya na bumalik yung mga damage card niya para kaya niyang burst out ng isang galaw. Ito na nga, ginagawa na ni Chippu OPPA yung kasasabi naman natin, Prof. Tumalo na nga with the Arco plus the Piranha combination. Double in for the 119. Mumunti ka lang mapatay. They try to control the back ends, which is kakasabi mo lang na yun ang kailangan bigyan ng isang mabilis. Pero now, hindi pa rin napupunit ni Bryson Gaming ang harap for the first AXIE. Mamatay ka na, harap! Daanin sa lason. Oh, ayun, malapit na kasi 5 stacks naman yan. Oh. Medyo 10 HP down per turn yan. Pajis-jis. So, mga 10 turn lang. Ha. So, tamang skip lang dapat dito si Chippu OPPA. And meron din isa pang way eh. Oh. Kasi kapag naipon niya na yung damage cards niya, pwede niya rin saglitin lang din with the 2 versus 2 situation mamaya kasi yung ikot ng cards dito na lang sa back axie niya tsaka sa mid axie niya mapupunta. The sandwich method ang tawag dyan guys. Ang ginawa dito ni Chippu OPPA, destroying the first axie in front, sabay tumalon siya. Skipping the mid, talunin natin itong likod and huhuli na natin pinakapalaman. Yun na nga. Pero na yan, skip na naman sila. Going in for the double heal plus that veggie steel, makakuha siya heel, another one. And sabi dito ni Chippu, ibibigay ko na to ang axie sa harap para nga yung rotation niya, mapunta or mina yung mga cards damage, mapunta na sa natitirang dalawang axie. Good move para kaya Chippu, pero as of now, knowing na round 9 tayo dito parin JP. Blood Moon Curse is incoming nga guys! Pero ito nga at round 9, inaantay na lang natin na bumalik yung damage cards ni Chippu. And ito yung advantages niya eh. Mm-hmm. Yung mga axie ni Chippu ay mauuna. Mauuna pa against kay Bryson Gaming. So malaki yung chance niya na makapag-deal ng damage. And kailangan natin guys, kailangan natin magdasal para sa crit. Kailangan natin magdasal para sa crit. Minsan may ganun eh. Yung anong chances natin? Sana mag-crit. Sana mag-crit guys. May mga ganun eh. May mga ganun play. Another is still going in. Going down for the zero energy. Ito na nga, at bilang to ni Bryson controlling the energy with the critic.
as well with a counter punch. May chani naman. Kumbaga, hindi suntok yun eh. Kinurot ka lang ng nail cutter, pero masakit yun. Ah. Masakit nga talaga. Pero ito guys, no, ang ganda kasi wala na sa AXIE si CHIPPU ang poison. Dahil nga merong Biden si CHIPPU OPPA sa kanyang backline. At yung kanyang mid-AXIE talagang sobrang iniingatan niya na hindi malasunan. Ganun kaingat si CHIPPU OPPA. Very tedious to. Now, provided na you have the damage card, ang problema talaga dito ni CHIPPU, wala siyang energy. Ang ganda ng kotse mo, wala kang gas. Oo. Yan lang yun. Ang ganda ng kotse mo, wala kang gas. Paano mo i-drive yung damage going in? Another 4, controlling the melee. Attack cards na meron. Eto si Bryson controlling using ang kanyang naming the creation counter with the poison naman. Another 1. Ay, 50. Minus 50 guys. Pero ito, good news. Merong 3 energy si CHIPPU OPPA. Next round, meron siyang revenge arrow. Meron siyang acrobatic. Kailangan niya lang talaga magamit yung mga yan with a crit. Para naman isa. Kasi ang hirap na nito eh. Pinapaubos na nung din ni CHIPPU OPPA. Exactly. Inaantay niya na mawala yung mga healing aroma ni Bryson Gaming para ma-make sure na kapag iba-burst out niya, hindi siya makakapag-heal doon sa round na yon. And then next round, doon niya titirahin talaga ng paubos. Yun yung good news mo with the 3 energy next round. The bad news is, ang lakas ng sustain. Ang lakas talaga ng sustain. Para ano eh. Kasi may October 3 kundi. Kontrapelo eh. Mm-hmm. The win condition dito is outburst. Or itanggalin mo at going in for the 3 cards with that arrow, double arrow plus the arco. Ayan na! The crit! Hindi lang pala the buff of parang JP going in, pero the sustain heal from the black edge. Sabi na, kapit lang! Ito na ang lason, mundo ko na to. The Blood Moon Curse will take 80 lang. 80. Now, controlled ulit ni Bryson Gaming ang momentum dahil hindi niya nakuha eh. Ang mid niya dapat dito is destroy the mid. And later on, pag-usapan natin yung dulo. Pero ito ngayon, Prof. B. Makakapag October 3 si Bryson Gaming, kahit gusto man ni CHIPPU OPPA i-burst siya, meron siyang dalawang Crimson Water, meron siyang isang acrobatic, possibly enough para ma-burst out niya si Bryson Gaming. Pero ito, ayan o, isang October 3 na magagamit niya, Prof. B. Kaya patayin ni CHIPPU to! Yun na nga! Walang mananakaw si Bryson! Ibibigay niya talaga yan. Now, ang laban dito, parang JP, is yung blood taste na matitira dito. 1v1, nagpapanggap na plant yan eh. Lamok talaga yan eh. The Pinocchio plant is in! Going against the classic. Parang, ito yung namumukhaan ko tong plant na to eh. Mm-hmm. Si Mr. Ruthless plant to eh. Yes. Ito yung hindi nasisira na rotation na card dahil may October treat, only energy using the Luna Absorb plus the Healing Galing. Yan yung ano, Healing Galing 2.13. Pero ito yung good news dyan, Prof. B. Kasi Blood Moon Curse natin, next round, 130 to 150 ang bawas niya. Naku po. Kaya sobrang tricky na nito para sa kanila. Kasi it's gonna be a matter of kung sinong mas malakas mag-heal. Right now, nakikita natin sa card draws, meron dalawang Blood Day si CHIPPU. Isa lang ang Healing Aroma ni Bryson Gaming. Tingnan natin, kapag double Healing Aroma magamit niya next round, doon talaga magkakatanong. Para kasi nalang mag-heal. Parang last man standing na lang talaga. Pagka nag-crit yung damage nung ano? Nung blood taste. Crit na lang yung pag-asa natin, bro. Nakasatanik. puno buhay na pagka nag-crit yan. Yun ang aabangan natin dito. Sabi nila dito, round 13, going in for round 14. Thinking lang. May argument kasi dito na pwedeng mag-shields up. X plus Y plus D is equal to square root of over velocity times height. And kung pag-uusapan kasi literally yung defense and heal, I give it to Bryson. Mm-hmm. Diba? Now, yung burst and crit potential naman dito is manggagaling kay CHIPPU. And nakita na natin kanina, pumitik yung crit and saksi kayo lahat, guys, kung gano'ng kaperwisyo yung crit, yung tipong kailangan ka, lumabas ka. Totoo yan. Pero ang good news din kasi dito, ang blood taste, malakas din siya against sa plant. And kapag may bug card ka sa AXIE mo, tumataas din ng konti yung moral mo eh. Kaya mas may chance din ng pag-crit. Pag tusok ng ano niya, ng Pinocchio nose, yun yung blood taste. Magkakatengke si Bryson. Feeling ko, aloe vera yung masisip-sip. Hindi talaga dugo yan eh. Tignan natin kung anong mangyayari dito. Aloe vera yung masisip-sip. Nakakatitigan guys. Paikot na yung kanilang mga mata dyan. Medyo sobrang tricky ng laban na to. Ano kaya gagawin niya? Ano ba siya? A1 to ano? yung isang AXIE, tulog lang. Yan yung chill na AXIE lang.
Diba? Yung isa hypnotic na. Oo, oh, sabi niya, medyo kailangan ko ano. Hypnotize na. Hypnotize to para mapunta sa akin laban. Well, yung kabila, ano yan, plated technique. Plated. Saan nagko-concentrate yan eh. Uh-huh. Sabi niya. Masyado serious kasi si Bryson eh. Dadaanin ko sa heel. Yan yan. Para ano yan eh, hingang malalim. Yan ang ano, ang mood ng AXIE dito ni Bryson Gaming while CHIPPU OPPA. Masama ang tingin, nakatangos ang ilong. Mm-hmm. And now guys, alam na natin kung pagka nagkakatitigan kasi guys, yung mga AXIE na ganyan katagal, ibig sabihin niya medyo nakailaban. Nakailaban. Noong na pa 14 na ano, kayo-kayo lang. Siyempre AXIE din. Sana all. Oy! So ang mangyayari diyan guys is kukunin natin yung replay mm-hmm. kasi syempre hindi natin control yung mm-hmm. mga bad situation inside the game. Pero sa ganun sitwasyon, balikan natin parang JP, the 1v1 plant, sino yung may hawak ngayon ng upper hand that time? Lineup wise. Oh, yung one-on-one na lang. Syempre, oh, yung situational if the cards. Masasabi talaga natin na kay Bryson Gaming. Mm-hmm, mm-hmm. Pero buff-wise. Kailangan niya itaas yung mga kamay niyo para kay CHIPPU kung pag ganyan CHIPPU. At saka syempre, diba? Dasa talaga para dun sa crit sa blood taste. Kasi ang laking tulong talaga nun. Pero may evil plan kasi dito si Bryson. Sabi ni Bryson, kahit anong taas niyo ng kamay, agad! Tower game, guys! Ito na nga yung mga kararating lang sa ating, ano ba to? Hindi pala patalastas ko. Ito na, meron tayong replay, guys. Ganito kasi yun, nagkakaroon tayo ng konting technical difficulties. Medyo nagkainlaban kasi yung dalawang AXIE doon. Kaya ngayon, binitin lang namin kayo ng konti para mapanood natin ng buong buo yung laban. Balikan natin ito nangyari. This was round number 2. Nung nagpa-gas unleash pa nga itong si Bryson Gaming, mamaya makikita natin kung paano nawala itong front AXIE, kung paano nawala itong front AXIE din ni CHIPPU OPPA. And then kung paano tayo nakarating dun sa round number 11 na yun. Bryson Gaming trying to control the early game. Mm-hmm. Knowing that you have the gash unleashed, you need to unleash the beast. Talagang nabanggit mo nga, di ba? Ututan. the word ututan, which is istakapan na poison. Over time, bubula ang bibig. Medyo matagal kung paano ka pumatay ng isang AXIE using the poison. Kaya yan yung mga gumagamit ng mga ganyan lineup, pasensyoso. Yep, totoo yan. Yan yung pwede mong, kunyari, ikaw magulay, pwede mong utusan ng pabilin. Sobrang haba ng pasensya ni Bryson Gaming. Before ayun, tayo mapunta dito siya sa replay, is umapunta tayo sa round 13, stacking up a lot of poison mm-hmm. against CHIPPU OPPA, which is nagkakaroon siya dito ng issue, is yung kanyang energy saving kinukulang with that burst. Dito medyo kinulang, hindi pala medyo kinulang, kinulang talaga siya. To outburst yung merong sustain mm-hmm. ang isang Bryson Gaming. Yep, actually dito sa part na to umasa si CHIPPU OPPA mm-hmm. na babalik yung damage cards niya doon sa kanyang mid AXIE para ma-burst out niya ng damage si Bryson Gaming. But unfortunately, yung nagka-cards yung kanyang front AXIE. Kaya ang nangyari si Bryson Gaming ay talaga nakapag-heal pa siya ng back AXIE, so medyo nag-reset sa square one yung plano ni CHIPPU OPPA, no? Pero punta tayo sa plan D, plan E, plan F. Papatay. Yeah. Papatay natin first AXIE para lumiit yung bilang nung card rotation with a critic cute. May counter go naman mm-hmm. ang galawan dito ni Bryson Gaming going in for the round 10. Alam na natin yung Blood Moon Curse. Try to control the melee cards na meron si Bryson Gaming. Sabi ni Bryson, October trip lang sir, kahit February na. Mago October pa rin ako with that poison stack against na, that aqua. Now, round 11, 80 na kaagad dito with a triple part of the beast. 153, another one for the final with a 188 crit. October and healing galing from the back ends para sa kay Bryson Gaming. So, another heal with a 120, poison sa mukha. Another tick. Now, every angat, that is a 10. Ito na. Ito yung moment na yon. Mm. Ito yung moment na yon. Last round bago sila nagkatitigan. Double vegetary bite coming from Bryson Gaming. Pero CHIPPU OPPA eliminating the front AXIE of Bryson Gaming. CHIPPU OPPA dito, mawawala na lang kasi siya dahil sa Blood Moon Curse. Automatic yung. With a 1-1-10. Ito na yun. Going in for the 190 shield. Ayan na. The Pinocchio. Yes! Double box strategy! Double 96 plus sustain lang sabi, shields up, heal, kung may mananakaw, trying to control yung energy na pwedeng ibuga dito ni CHIPPU OPPA. Pipitin ka naman with 140! Time is ticking against CHIPPU OPPA. Sino sustain lang niya with a double blood taste. Sabi niya, nga, tinusok na.
ang nahihilig sa aloe vera. 426 live versus the 120. Automatic 240, balik ang mga 484. Nagtitik plus that draw card. Trying to control pa rin ang kanyang healing. This only heal para kay Brysom. Only card, only energy. Ay! Nag-numbing! Ang gandang strategy dito coming from CHIPPU OPPA. Kaya siya nag-numbing declaration. Oh. Kasi gusto niya mag-ipon. Gusto niya mag-ipon ng energy. And kasi kapag nag-numbing declaration siya, hindi magagamit ni Brysom Gaming yung mga vegetal bite niya. Kaya hindi siya makapagnako ng energy. And this is the perfect chance para makapag-heal back si CHIPPU OPPA. Yan o, isang heal lang yung ginamit niya. Dahil alam niya na makakapagsustain pa siya sa Blood Moon Curse this time. And now, next round, dun siya magti-3 energy. Ay, napakaganda. Tignan natin kung kakagat ba. Yun yung natitirang evil plan na meron dito si CHIPPU OPPA. This might be the final burst na pwede ibigay dito si CHIPPU OPPA. Napapaisip siya with the 3 cards. Ayun na nga, with Blood Moon Curse. Nawala ng cards! Automatic yan pag nawawala ka na ng baraha. And the game 1 goes for the side of Bryson Gaming. Dinalalang. Napuno na naman ang buhay ngayon as he ends the game. May Blood Moon Curse. Ubus na. Pop! With that 260, dinalalang ni Bryson Gaming kung saan siya malakas. Which is yung Blood Moon Curse. Yan yung parang ano eh, parang kang crocodile eh. Pagka kumagat ka ng prey mo, dadalay mo yung prey mo kung saan siya mahina, which is sa ilalim ng dagat. Ngayon, dinala dito ni Bryson kung saan mahina si CHIPPU, which is sa Blood Moon Curse. Yun yung may ikinalakas. Kaya nga, ano yung time ticket? Alam nyo yung actually ni CHIPPU na pag ay nabot siya ng Blood Moon Curse, mas mababa yung chance niya na manalo. Which is yun naman tuwa-tuwa dito. Kasi, ang tagal niya bago napatay yung ano yung mid talaga. Yun yung naging ano eh, naging problema niya. The crit isn't enough to outburst yung may heal na meron etong si mid plant. Doon na kasi dun sa round na yun talaga laging bumabalik. Nakokontrol din ni Bryson Gaming yung pagbalik ng mga healing aroma niya. And kaya ang laki, healing aroma versus mosquito, mas malaki yung nahi-heal back ni Bryson Gaming. Pero guys, this is a best of three. Yes. No, and hindi natin alam, mali mo, knowing these people or itong ating mga players, may mga nakatagong sets yan. Actually, may nabanggit nga sa akin, ilan daw ang axing baon sa bag ni Ruthless, nasa 50 plus. Yes. Diba? So, huwag na kayo magulat, for game number 2, may chances na magbago sila ng lineup. Yun situational na din eh. Yung lineup, eto na, si Bryson Gaming, si Mr. Triple Scorpion. Kaya ulit, getting the game number 1. Possible!